Nakita namin ang bahay na ito na halos sira-sira na. Butas-butas ang mga dingding at halos wala nang bubong. Meron palang nakatira dito. Ang sabi ng nakausap namin, mag-ingat daw kami. Hindi lang doon sa loob niya. Baka siya magwalang, hindi natin alam. Natakot kami, pero nanaig ang awa nang makita namin ang kalagayan niya. Ito ang buhay ni Kuya Bernie. Nakatali sa kadenang bakal na parang hayop. Good morning! Welcome sa ating programang Dong's TV Cares. Bali, nasa biyahe po kami ni Sir Christian ngayon. 2 hours na kaming bumibiyahe. Pero bago kami makarating doon, 3 oras pa daw. Makarating po doon sa pupuntahan natin. Bali, 5 hours yung biyahe. Kaya nagpahinga po muna kami. Dahil medyo malayo-layo lang ilakad natin ngayon. May pupuntahan po tayong mahalaga. Dito kami sa papasok. Bali, paakyat po tayo ng bundok para sa ating tutulungan ngayong araw. Kaya stay put lang po tayo at medyo halos 3 hours pa daw yung babiyahin para makarating ho sa pupuntahan natin. Tatanong lang po, malayo pa po ba dito yung San Roque? Doon pa po, yung school po ng San Roque. Mga ilang kilometro ba po? Hindi po lang matansyad na. Basta medyo malayo pa. Medyo malayo pa po? Mga ilang oras pa? Ay, wala ng oras. May malaki pong school. Oo, yung San Roque? Apo. Ah, doon na. Malating oras siguro. Wala pa na eh. Oo, malayo pa pala kami. Ano pa natin doon yung? Yung ano sir, sibuyas. Yan. Ah, sibulas, sampalok. Malayo pa pa pala kami. May pupuntahan po kasi kami doon sa San Roque. May tutulungan po kami. Galing ba po kami yung pinamalayan? May ilang oras na ang binahe namin, mga 4 hours na. Sige po, salamat po. Medyo malayo pa pala kami. San Roque. Doon po ang punta natin, San Roque. Ito po yung pocket ng bundok. Medyo kakaulan lang kaya medyo basa pa yung ibang daan. So mabato-bato. Liblib pala po itong San Roque. Dito po kami tinuro. Dito daw po nakatira yung pupuntahan po natin. Dahan-dahan lang. Medyo mahirap po yung kalsada. Halos yung biyahe namin ay dahan-dahan lang at hindi po namin alam. Nagtatanong-tanong po kami. Naituro kami. Papasok daw po dito.
Ganda tanghali po. Grabe daw po yung kalagayan ng pupuntahan natin ngayon. Yung itinali po ng kanyang pamilya yung isang binata. Tingnan natin yung kanilang sitwasyon, bakit po nakatali daw. Hirap talaga ng daan. Malayo-layo pa ito. Tanong po tayo dito kina tatay yung tinali po tinali yung isang binata isang binata, binata nga siya wala. Kasama po yung sino po nagtali nun? Sino yun? Pamilya po yung mga bayaw na rin pero nagpatulong po yung sa ibang opo, kami dito na po sa San Roque, Badyang. Sila po ang residente dito, sina tatay. Oh. Kumusta po ang buhay ng tinali? Ay, sin. Ano pong pangalan noon? Si Derne. Derne? Ilang taon na po siyang... Ano nga ang pilido? Cross. Ilang taon na po nakatali? Ay, batagal na. 21 years na po nakatali. Kawawa naman. Kawawa nga. Pero ay ano kung alpas ay nagalibot siya sa ano. Hanggang kung saan dating niya. Hanggang ano doon sa ano sa may kagantan. Ano, natatakot din po kayo? Ang natakot yung iba. Yung iba baga ang natakot. Baga magalit. Baga. Yan ang natakot. Kaya nga sabi nila dapat yan ay metali. Kaya po, nakatali siya. Oo, nakatali siya. Sino lang po ang nag-aalaga doon? Yung kapatid niya. Sino nagpapakain? Kapatid niya. Si Mading nga ang nagpapakain. Pati po kayong mga kasama po dito. Oo. Kung pwede rin niyo matingnan? Pwede rin matingnan. Hindi lang tayo doon sa ano sa malapit niya. Oh, sige po, hintayin po natin yung kapatid. Oo, pwede po natin. Baka po magwala. Hindi naman nagawa. Ha? Ito nga sa loob. Ano? Tulad. Ay, yan po siya nag-iisang bahay niya. Ha? Naka-hiwalay siya. Hiwalay siya. Ay! Pero dito lang po tayo, no? Hindi po tayo pwedeng pumasok doon, no? Hindi. Pwede kayo magtingin dito sa labas. Nung may nag-ano rin dito, baka nung... Hindi ko lang alam kung katasan siya. Yan ang kamusahan. Hindi lang doon sa loob niya. Baka siya magwalang... Hindi natin alam. Hindi natin alam. Hindi delikado kung ang kapatid kasama po yung kapatid. Kapatid.
Siya lang pala mag-isa doon. Siya lang, alang, ang samahan mo doon. Ay. Hindi po siya nakasamahan. Kapatid, saan po nakatira? Ang kapatid niya. Diyan o. Ha? Oh, mokuan. Ayun po. Patingin niyo po, ilang taon na si... Oh, Jeremy. Ito yung katali. Hindi ko lang alam pa kung anong pinanganakan niya. Oo, oh, hindi ko alam kung... Hoy. Dito lang po kami sa labas. Hindi natin alam. Delikado po doon. Oo, delikado nga doon. Kaya maghihintay lang po tayo ng kapatid kasi mas kilala po nun. Isang gabi siya na diyan nagkakanta-kanta. Sabi ko yan, inano naman siya siguro ay iba man naman ang isip niya. Nagkakanta rin siya kung minsan diyan. Nagsisigaw din po. Oo. Ha? Pero yung mga kapatid niya, saan po dito nakatira? Hindi man dyan sa bahay niya? Hindi. Doon na sa Dabong. Ah, yan ang kapatid. Ah, nandito po. Yan ang kapatid niya. O, doon ang nakatid niya na. Ah, nandito po yung kapatid. O, oh, yan. O. Yan. Ah, yan lang po nakakalapit doon. O. Hindi isda may kilangas mo. Pwede tayo makalapit doon? O. Pwede kami makapunta diyan. Pwede ay ba? Hindi naman makasam. Hindi naman maano, may tali ba siya? Nakita ninyo? Uma, dinahan niyo na po ng pagkain? Kayo lang po ang nag-aalaga sa kanya? Oo. Hira pa na sa bahay niya? Oo. Kala ko hindi po kayo kasama dito? Hindi nga. Hindi sa taas. Sa taas kayo nakatira? Oo. Kailangan mag-isa dito? Oo. Oo. Ano nga si kuya? Ilang taon na ho siyang gayaan? Tagal. Grade 2 pa lang ang grade ko. Grade 2 pa lang. Tagal na yun. Mga... Hindi po alam ang taon yan. Hindi ko alam. Pero napa-check up nyo po ba siya para malaman? Hindi na. Hindi nyo po na... mapapatingnan. Baka may lunas pa. Oo. Yung sa yun ito sana ginawa noon ng gamot ay hindi nagkakuha yung bayo ko. Yung bayo ko yung atin yung tatay ni Sarah. Yung sana nagkakuha ng gamot. Nagpunta rin kami sa bayan ay. Ibig sabihin bata pa siya nang naitali na? Hindi, binata. Binata. Ngayon oh, ilang taon na siya? Baka mag 37. Baka ikaw na lang ang nagdadala ng oo. Pagkain. Kawawa naman. Ano bang dahilan bakit naging ganyan siya? Hindi ko alam ngayon. Kaya? Binata na yan, nagkuha na ganyan na. Hindi galing sa kabata, binata pa lang. Hindi mo alam bakit naging ganyan yung kuya mo? Hindi ko alam yung kuya. Yan, maliit pa rin. Maliit pa ko. Oh, nakakausap mo minsan ba siya? Minsan nakausap din, minsan hindi. Iba rin yung, kumbaga yung salita na. Na iba na. Anong dinala niyo yung pagkain para sa kanya? Saging. You know? Minsan. Wawad niya kaya? Oo, ilang taon na pala kayong... Tagal na.
paano kung wala ka, di hindi kayo talagang dapat nandito ka lang lagi. Hindi talaga magkatrabaho kung maayos? Ay tanghali, umaga, hapon. Pangbay na lang. Saan po nakakuha yung ganyang bakal na nakalagay sa paa niya? Pinagawa niya nung bayo ko. Nung bayo ko nagpagawa. Nahirap na. Hindi naman niya tinatanggal. Hindi. Nung niya nagalakad, puntang San Jose. Ang layo. Dito galing. Sino nakahanap sa kanya doon nung nakaalis yung na? Yung mga kwan doon, mga barangay Tanod. Nakala daw nga MPA. Yung kinaran din sa... Pinagkamalang NPA. Eh. Mahaba yung buhok. Pero nung bata pa kayo, hindi man siya ganyan. Hindi. Hindi niyo alam ba't ano nangyari sa kanya? Kung... Hindi ko alam mga kuya, bakit nakaganyan niya siya. Ay paano pag bumabagyo, hindi ka ba natatakot para sa kalagayan ni kuya mo? Kung dito na kalagay siya. Natakot, binipiras lang ganyan, no? Ay oo, nakatukod na lang itong... Natukodan. Kung bahay, nahirapan na kung bahay. Paano ba yun? Saan ka dito nakatira? Malayo? Doon sa taas. Malayo din, doon sa kanyang lupa. Ganyan ako. Kawawa naman. Oo, kawawa nga. Pero saan ka kakay? Sa pinamulayan po kami. Pinamulayan po kayo. May dala kami diyang para sa inyo nga, na para malaman namin baka kung may kakayahan kami may gamot na pwedeng nating ibigay na hindi pa naman siguro huli ang lahat para mamuhay siya ng normal. Ito po, na, mag-awat ka munda, mag-awat sa munda. Kansera ikinwa. Magkakain Diyos siya. May binili po tayo. May bulong kaabang kuno at ginan. Ay, masipag yan. Yan ang katulong ko nung maliit pa yan. Yung binati ko yan. Kayo po oo, yung nag-isplak ng mga mangga na ganyan. Nag-ahirap ko sa'yo ng pira na 5,000, 10,000. Ay, nagabinta siya ng mga kambing at saka mga baka niya. Yan ang hiraman ko ng pira yan. Marami pong ari-arian. Oo, oh, noon. Madaming baka yan. Sa 5 piraso na yan baka niya. Bago yung kambing, baboy. Hanggang ngayon po, ay, marami siyang mga lupa. Oo, dalawang itarya na bilhin niya. Bago itong maluti nga. Bago yung doon sa kabila, bininta na rin niya, ay walang pagkain na sila, yun doon sa kabila. Sipag siya, tapos bigla lang po naging ganyan. Oo, ano, no? Sipag yan. Ay walang makatumbas kahit ako dyan ay talo dyan sa trabaho. Sobrang sipag. Oo. Tumata rin sa kanya ito, lahat. Puno yung mga lupa niya dyan. Manyog, saging. Pag nakakaalpas siya, takot mga tao dito po. Ay, takot yan kahit sino. Ako lang ang nakalapit yan, hindi rin nagano. Nagpatalo niya. Kain na po ikaw, kuya. Hindi, pagkaw yung kaw. Nakakaintindi po siya ng Tagalog? Oo, oh, marunong yung mag-Tagalog. Kumusta ka, kuya? Okay. Kain na ikaw, parang... Hindi yata niya yung marunong magbukas noon. Nawala. Ne, mano ka marunong magbukas? Hindi, bukas eh. Ang ano ay ka ba? Ay, dayo. Makakaya pa sa kami. Kung magkakain daw tayo. Sabi ko ayaw ko nakakain na. Iyo, buksan niyo ho. Kain po kayo. O, saktang na siya. Sige, buksi ko nun. What? Dere. Tintindi mo na siya? Oo. Handa. Ha? Ay, masarap kunda. Masarap daw yung pagkain mo. Sabi niya. Masarap daw yung dala mo na pagkain. Ano po bang ginagawa niya pag siya ay nakakaalpas diyan? Nagakuhan siya ng... Paggutom. Ay, nagapangkuhan siya ng madibing ko. Nakain siya. Kung minsan, kung may galon, nag-iigib siya ng mga tubig, ay takot yung mga tao. Hindi naman po siya nananakit. Ay, hindi mo rin yung masabi kung minsan. Oo, kasi yun nga. Yung nga yung pinsan niya, binatunan niya. Hindi kaya takot na yun. Tanda.
Bali, ilang taon na siya ngayon? Ne, pero katimpo ka, kailatog ka? Basta ta kabayak katimpo. Ha? Basta ta katimpo. Ay, matagal na daw. Kulang-kulang na pa rin kasurya. Hindi man po minsan pagka nasa maayos yung katinoan na kausap nyo, hindi man siya nagsasabi. Pwede ba nang tanggalin nyo itong tali? Hindi ba siya nagsasabi ng gano'n? Hindi, wag na daw tanggalin siya para hindi siya maglakad. Ah, siya din po nagsabi na huwag daw siyang tanggalin? Oo. Binibiro rin ng mga tao yan, alpasan daw bago mag-huwag na daw siya. Ay, huwag na daw tanggalin. Hayaan na lang. Hayaan na lang, ganyan daw siya. Okay lang daw siya. Grabe yung sitwasyon ni Kuya. Oo. Kawawa rin niya talaga. Kung hindi siya nagganyan, mayaman na ay mayaman na si Kuya. Baka hindi na rin sabihin mayaman, pero madaming lupa na yung mabili. Sobrang sipag. Sasipag yan. Dati ho siya mga nagatanim ng mga mga saging. Mga kalakal ho lahat. Oo, ube, bundo. Siya ang nagbababaho dyan sa bayan. Oo, baling hoy. Paano pag umuulan? May butas-butas na pala itong kanyang... Oo. Oh, ay, sa pabungan ko liyan. Palagin ng kugon. Kugon? Oo. Oh. Dito lang. Malayo siya sa mga kapitbahay, ano? Oo. Oh, ay, nagasisigaw ba siya minsan? Oo. Oh, mahirap. Baka nagapambato yan. Baka mapalbo yung mga ito. Mga bata? Oo. Oh, mga bata. Delikado. Buti ngayon siya mabait naman. Oo, oh, mabait yan. Pagka gutom lang. Oo. Oh. Okay po, masarap? Masarap daw? Oo. Oh. Ne, masarap pa. Ay, masarap daw. Tsaka malinis siya dito, no? Ay, siya malinis siya. Dati naman niya malinis. Pati may ba... Ay! Pag hindi natin gawin ito, malinis siya. Pag hindi lang nakatalihan dito. Linis ito sa kanya. Ha? Linis ito. Pag hindi lang ganyan, malinis pa ito yung kong dati. Hindi kang makikita na ganito. Kawawa siya na pala ang nag-request na huwag niya siyang tanggalin diyan. Oo, oh, sabi para niya. Hindi niya, maglakad minsan pa. Hindi niya alam ginagawa niya. Oo. Oh. Nagsasabi rin sa amin niya, pag abot ay huwag lang daw maglapit sa kanya. Pag nag ang ba yung isip niya? Huwag na gano'y yung isip niya. Huwag mag-lapis kanya. Dahil iba daw yung pakiramdam niya. Walang masakit rin daw sa kagawan niya. Pero sabi nga niya, kung minsan daw, nag-iba-iba lang yung isip baga niya. Oo, parang nagbablock. Wala siyang maisip tapos hindi niya na alam. Oo. Pero kung minsan, pa niyan, ayos rin naman yan. Pagpalit pa rin yan. Kuya, kami aalis muna. Mabalik kami. Makadala ng gamot para sa iyo. Hindi, mandala ko sa gamot. Pwede rin. Pwede rin daw. Magdala ng gamot. Pwede rin. Inumin mo ha, para ikay gumaling agad. Ano bang gusto mo pagbalik namin? Manginan mo kung kawa. Ne. Alam kong gusto mong dalhin namin pagbalik. Ano naman doon tayo? Ano daw po? Derne, pag ba, no, si da kuno otay tag, uno kan mo gusto? Palamig ka, Pai. Ha? Palamig. 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 Palamig na, mainit Diyos palamig. Diyos ko, mainit nga yung palamig pa ang gusto, ay. Huwag na talaga ito. Makuha kami ng palamig ngayon. Sir, sakali po, sir, manghingi ng, kung baga, manghingi ng pa ano sa bahay niya, may makatulong din po kaya. Mapaayos yung pagpaayos bahay. Lang bahay, bahay, yung bahay. Bahay. O kawawa lang mga bagay, sir. Ito namang kanyang kapatid, sa halip i-bili nga ng pang bahay, hindi na lang sa pagkain na lang niya na mapupunta. Hirap din yan, sir. Walang manap buhay. Kung, siya lang po ang nag-aalaga. Oo, at saka yung kanyang bayaw po. Nag-aalaga din. Halinhinan po sila.
ang gusto niya maghingi sana ng pang ano sa tuwan bahay. Eh kung mag-aulan na naman daw ay hirap butas na naman. Butas na po yan, sir. Pihita po natin yung bubong. Ang sabi sa akin, nahihiya na lang daw, nahihiya baga daw sila siya magsabi baga siya sa inyo. Kung pwede daw makahingi siya ng pampaayos ng bahay. Oo. Oh. Baka pangbubong, pang yero, ano, ito. Kasi pag umuulan, kawawa. Ay, kawawa yan, basa yan. Talaga, sir. Ito, sir, noon ilinapit ko na doon, magbigay sa amin. Oo, wala pong tumulong. Tiyahan niyo po at marami pong tutulong sa atin. Marami pong tutulong. Sir, makakuan po kayo. Kawawa lang, naiiyak nga ako sa kalagayan ni Kuya. Minsan, sir, kung maipira ako, sir, hindi ko rin matiyas. Nagabili din ako ng pamilinda. Tinapay yan. Pag nagkasimba kami dyan din ko, nagkatawag yan. Tinapay. Naawa din ako, sir. Ay, hanggang awa lang din, sir. Mahirap. Ay, mahirap kami ngayon. Mahirap. Crisis. Mabuti sana itong alas na. Balay mo, sir, kayo ay makatulong. Marami pong tutulong sa atin. Tupo. Yan. Magdasal po tayo. Ayo, magdasal. Yun ano lang. Din namin dyan, sir, nung ako ay city leader din noon. Ano din ang kwan ko dyan. Kawawa talaga yung kahit sino yan tinutulungan kalagayan ni Kuya. Masipag na tao yan. Laging nagatulong yan. Pag magaling. Dirne, kao ko na naman dala si Dabulong pag inong tao, ha? Pagbalik namin, magdala tayo ng panggawa ng bubong. Barang kao tulungan agaw ang kani... Ni Bunso. Ni Mading. Ni Sir, malay mo. Yero po at mga kahoy ano. Opo. Tsaka pako. Walang pagpasinso lang. May kahoy rin siya dyan. May kahoy na. May talim siya na kahoy yan. Madami yan. Ang yero. Yero at tsaka pako. Pako. At tsaka Sir sana. Yung kanyang ikuan na baga ipundas yun yung kanyang haligi baga Sir. Oo. Ibaon lang baga sa suminto. May suminto din para... Opo, para kung baga sir, may pagkakaiba-iba naman sa... Ay, pagdalis na madabulok yan, nasisira. Madali lang baga sir, siya mabulok pag hindi naka... Ganyan lang sir, siya araw-araw. Ang pagkuan minsan, kanin din sir o kagaya niyan, saging lang sir. Wala ba sir, hanap buhay ang kapatid niya, ay bunso pa naman yan. Iniiwan talaga ng magulang yan sir. Maliliit pa sila. Siya na lang nagpapakain yung bunso. Thank you.